Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobin ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Pwede po talagang nagrambulan yung dalawang yan at sa pagrarambulan ng mag-asawa, yung babae yung napuruhan. You're good, you're doing well. Kumusta yung asawa mo? Palabas, pinagtatakpan nga nila yan eh. Ang dami nilang pang-cover kapag nai-eskandalo yung mag-jowa. Allegedly, yung mag-jowa ay nagbubugan, nagbatuhan. No, sabi ko nga sana palakol na yung mga pinagbabato nila para tapos na ang problema natin. Dapat may mga wasay sila sa kanilang bahay. Dahil sa mga lumalabas na issue patungkol sa nangyari kay Lisa Marcos at BBM na pilit nilang pinagtatakpan hanggang ngayon, ay umuogong na si Lisa Marcos daw ang napuruhan sa bagbugan nila ni Marcos Jr. At ayon nga sa mga nakakita ay totoo naman na may nangyari sa kanila, nakarecover lang kaagad si BBM. Pinagtatakpan nga nila yan eh. Ang dami nilang pang-cover kapag nai-eskandalo yung mag-jowa. Allegedly, yung mag-jowa ay nagbubugan, nagbatuhan. No, sabi ko nga sana palakol na yung mga pinagbabato nila para tapos na ang problema natin. Dapat may mga wasay sila sa kanilang bahay. Batuhan daw, nagbubugan. According to Miss Marlica, may source naman siya, pakicorrect na lang daw yung nagsabi na tinuhod si Smugs. Okay? Hindi daw siya tinuhod, binato daw ng cellphone. Kaya sabi ko, dapat wasay na lang ang pinambato. Dapat maraming wasay dyan, mga espada, gano'n. Kung ano pa mang magandang pambalibag. Yung mga cellphone lang. Baka sayang din yung iPhone Pro Max. iPhone 15 ba yan? Sana po. So, check natin, verify natin. Ano po, kasi ngayon po ay nagla-live si Kuting. Maybe we can play the video para makita nyo. Buhay pa naman. Hindi naman brain damaged. Kasi kung ano-ano na yung lumabas after na kasi ang confirmed daw ay in-airlift daw. Kaya nag-code blue. Confirmed na in-airlift sila. Kung sila nagbugbugan, sinakal ba talaga siya? Nag-code blue bang talaga? Code blue is hindi naman po naging bluish, no? Pero emergency nga po yun. Bilibrin ako ha, sabi niya. 40 years, one kidney. So 66 na yung si Kuting, mag-birthday pa nga yan. So 22 years old niya dinonate yung kanyang kidney for his dad. Para doon sa senior. Mga ganon. No, 26 years old. Okay, mature enough. Stressing it with kokaina. Ay! Diretsyon, walang pulbo-pulbo. Kokaina ang sinabi. High stress job, ang tanong stress ba siya? Mukhang stress pero parang hayahay naman ang buhay. 'Di ba yung pagsasalita niya kanina, parang hindi naman siya apektado, na parang hindi naman siya worried sa mga Pilipinong sinasalanta ngayon. A lot of parties and champagne, baka hindi lang champagne, no, mga red wine, white wine. The father also thought he was immortal. Okay. Yung tatay ni Kuting, di ba si malakas at maganda yung kanilang depiction nun eh. Yung tatay ni Kuting tsaka si Madam Imelda, may painting yun na malakas at maganda eh. So parang alamat ang datingan ng tatay ni Kuting. No? And feeling immortal, kaya nga nasa glass coffin. Malay natin kung wax figure lang pala yung nasa glass coffin. Yung hinahalik-halika ni Madam Imelda noon. May mga chika pa, mga atat ko yan, na buhay talaga ang senior. Kung buhay man yun, di uugod-ugod na. At ayaw pa lumabas. Ang daing chika, ang daing conspiracy theory sa pamilyang ito, no? Alam mo, Kuting, sabihin ko sa'yo, para walang masyadong, gustong-gusto mo rin kasi ng mga ganyan, gustong-gusto mo rin na napag-uusapan kayo, negatively or positively, feeling artista rin kayo, eh, no? Nag-e-enjoy rin kayo ng media mileage and kahit sa social media coverage, nag-e-enjoy rin kayo. Huwag kayong maligoy. Diretso, pag tinanong ka, ikaw ba ay college graduate? Sabihin mo, oo, hindi. May diploma ka ba? Ilabas mo. Nagpupulvoron ka ba? Magpa-drug test ka. Buhay ka pa ba? Ayun, lumabas siya ngayon. Pero 48 hours after. Saka nagparamdam, no? Binagyo na tayo ng malala, saka nagparamdam. Kung ano-ano na po kasi mga atat kuya ang lumabas, na siya ay in-airlift, papuntang St. Luke's, tapos doon nagpagaling sa Calatagan, na pag-aari daw ng apelyedong, alam niyo na, yung parang pang-alta.
sa kalatagan. Doon daw nagpahinga. Di ba kung ano-ano na lumabas, sinakal daw, nag-bluish, naglantang gulay ng araw, mga ate at kuya. Naging parang baby na nga. Do, dito papasok yung kwento ko mamaya. Mayamiya konti. Oh. Yung baby M nyo, sabi ni Tentai, mukhang ibinalik yata ng tadhana sa pagiging baby. Say, ah. With emoji of a baby, tapos sinusubuan ng porridge, no, or lugaw, or congee, sabi ni Ate Parvina. Oh. Yan na yung mga ganap. Yung baby M nyo, parang daw ano nagkaroon ng ano ng kind of a brain damage, maybe na bago, sabi nga na iba naglantang gulay na vegetable state. Oh, tapos ngayon sa pagkakabagok ng ulo, nag-isip bata. Ngayon mga ate at kuya, dito ko i-share sa inyo ang kwento na may kaibigan akong ganyan, naglaro yata sila ng basketball na barog. Kaya nabagsak or ganon, bumagsak. As in tumbang diretso. Nung nahimasmasan mga ate at kuya, para siyang isip bata. Tapos parang naglulup yung brain niya. Paulit-ulit yung sinasabi. Pero nangyari yan within 24 hours lang. Kasi hindi although malakas yung pagbagsak niya, hindi naman siya nagkaroon ng internal hemorrhage. Siguro naalog lang yung ulo. Ikaw nga yung mag-ikot-ikot ka lang eh. Diba? Hilong-hilo ka na. Oh. Yun pang nabagok ka. Mabuti na lang hindi nabiyak yung bungo o nagkaroon ng hemorrhage. Yung nangyari sa kanya, doon sa kilala namin, para siyang nagluluto pa ulit-ulit. Sabi niya, uuwi ako kasi magluluto pa ako. Tapos maya-maya na naman ay, maglalaro, mag-game siya. Uuwi ako kasi magluluto pa ako. Tapos maya na naman, uuwi ako kasi magluluto pa ako. Uuwi ako kasi magluluto pa. Nagluluto, parang ganun yung nangyayari. Tapos sabi ko, okay ka pa ba? Oo. Uwi nga ako eh, kasi magluluto pa ako eh. Ha? Pinahiga namin siya, pinagpahinga, nag-games na, maya-maya, magsasalita na naman ng ganun, nagluloop. Pero 24 hours lang yun nangyari, kinabukasan naging okay na siya. Siguro kung yung, baka yung pagkakadi, ano ta, malay yun, hindi na naalay ng maayos yun, na ibalik sa tamang position, whatever nangyari sa kanya. Okay? Pero nga kaming friend, the barong din, natuluyan pang namatay, dahil mali yung operation ng public hospital sa kanya or something. So, pwede po talagang nagrambulan yung dalawang yan at sa pagrarambulan ng mag-asawa, yung babae yung napuruhan. Anyway, yung babae naman yata, yung para presidente ng Pilipinas, ay, mas mataas sa pinag-aralan niya sa kuting ng inanita na yan. Ang kuting na yan, second year college lang daw yan, sabi ni Tatay Digong. And yung babae, abogada kasi, kabaro ko pa, no? Profesora pa yun. So, malamang mas masusunod yun, tapos mas malakas ang personalidad ng babaeng malaki ang mata at malaki ang tiyan, 'di ba, mapanakit ng hahampas, ito namang kuting na to ay lalampalampa. Oh, yung kanyang pagiging kind of a vegetable state, tapos 'di ba yung pagkabarog, baka nung nabarog siya, nauntog siya or nabagok ulo niya sa kanilang rambulan, eh baka nung first 24 hours ganun din yung nangyari sa kanya, yung lantutay. Baka nga sinakal din talaga siya. Dahil confirmed daw na in-airlift silang pareho. Diyos ko, hindi pa natuluyan para tapos na ang problema ng Pilipinas. You're good, you're doing well. Kumusta yung asawa mo? Palabasin mo rin. Okay? Okay. Given, hindi ka ngayon vegetable state. Hindi, kung nagkaroon ka man ng brain damage, temporary lang. Kasi ngayon, okay ka na naman. Kadali naman pong maging okay ng isang tao. Mga ate at kuya, ako po ay may severe asthma condition na nung ako'y naglakad na lang ako pupuntang ospital kasi mag-isa lang ako, diba? I live alone, I live independently. So nung ramdam ko na hindi ko nakakayanin ang mga susunod pang oras, naglakad ako pupuntang ospital, ika-ika akong pumunta ng ospital kasi buong katawan ko nagpantal na. May nakain akong pagkain na bawal sa akin, may na-take akong gamot na bawal, bawal din sa akin yung mga fabulat na nagsabay-sabay na, tapos namaga ako. Yung pantal ko nag-angata na parang psoriasis, no? Ang lalaki na ng parang mga sugat-sugat sa balat ko, nagagamit ko mga sabon, bawal din, ganyan. So, ika-ika na akong naglakad papuntang ospital bago ko, ang lapit ko lang sa ospital, bago ko narating yun, like mga 30 minutes to an hour, naglakad lang ako. Eh kung tutuusin ko, lalakarin mo 5 minutes lang. Oh, pagdating ko sa ospital, alam niyo ang ginawa sa akin ng doctor? Pinatake lang ako ng steroids.
Or ano pa yun ha, yung ganun, inom, hindi yung turok. Pagkatapos akong pa inumin ng steroids, nakalakad na ako pa uwi, nakapaglaba pa ako after. As in steroids, para kang lakas ka ba? Yun ginagamit yan ng mga athlete, di ba? Kaya nga bawal yung kinapakyaw. So kung siya man ay lantot tayo mga ate at kuya few hours ago, pwede naman siyang bigla na lang maging malakas ka agad para sunugin yung mga issue na sila inagrambulang mag-asawa nagbatuhan ng cellphone at in-airlift. Also, kung magpupulvoron ka, di ba? Kung ikaw ay lobat na lobat, magpulvoron ka, mag-asin ka, o lakas tama ka ulit. Confident ka ulit, di ba? Smart na smart ka ulit, napakaraming paraan. Pero alam mo ko din kasi si PRRD nung siya nakaupo, pag nai-issue siya na siya ayan, 'di ba? Patay na or natutulog lang sa Colombo or nagpagamot sa Singapore, kinabukasan, matik, may selfie sila ni Senator Bongo. Or lumalabas agad, ikaw ilang oras pa ang binilang bago ka lumabas, binabaha na mga Pilipino, ang lala-lala ng problema ngayon. Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit na nanawagan at mga dismayadong mga netizens. Bayan, gising! Bayan, kung gumising ka, nasadlak tayo sa Kumunoy sa pagboto at nabudol tayo ng admin na ito. Lumabas lahat tayo at magkaisa na at pababain, palayasin ang mga demonyo, ulupong, ahas, nakaupo sa palasyo. Go mga kababayan! Marcos Bangag, resign na. Wala kang karapatang mawalagi sa Malacanang. Nakakahiya ka sa buong mundo. Huwag mo nang idamay ang mga Pilipino sa pagpulboronic mo, kapal na mukha mo. Resign, pulboronic Marcos, resign. Ensad na i-address ang problema ng bansa na gawa nila. Wala nang ginawa ang gobyernong ito, kundi taniman ng kaso ang mga taong sumasalungat sa kanilang baluktot na pamamalakad. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng gobyernong ganito ka-worse. At hindi malasakit sa bayan ang layunin, kundi ang manatili sa kapangyarihan at pagkamkam, pagwawaldas ng salapi ng bayan. Hindi talaga yan mag-resign kasi hindi naman siya ang namumuno bilang pangulo ng bansa, kundi yung asawa niyang palaka naghahaman sa kapangyarihan. Dapat ang gawin dyan, magkaisa ang taong bayan na paalisin sila. Hindi na yan sila magbabago. Kailanman, ganyan na talaga sila. Matanda na eh. Kaya habulutin na yan sila para matapos ang problems at maging maunlad naman tayong bansa. Dapat taong bayan ang sugurin, Malacanang, nilis sa impact at atiktador and their asos. Talagang galit na kaming taong bayan ang tabay lang sa marcha at masa sa EDSA. Parang walang matino sa gobyernong ito, lahat ng nakasentro, paano kumita sa pera ng taong bayan? Nakakalungkot, di kayang banggain ni Bangag, paano under sinalist smugs? Maliwanag pa sa pulmon, talamak ang mga tambaduslo sa BBM admin, masahol pa sa dilawans. Yan ang kahinaan ng gobyerno, gagamitin ang kaban ng bayan para lang sa paglutas ng problema na hindi nila kayang solusyonan. Dati, mga adik hinahabol, ngayon, mga adik ang nanghahabol. Kailan pa tayo kumilos para mag-people's power para hindi mahuli ang lahat? Thank you.